Kapag nag-ride tayo ng motorcycle na rin, akala ko dati, okay na kahit anong madampot ko lang ng sapatos na meron doon sa aking cabinet. Pero nagkakamali pala tayo kasi kung mapapansin ninyo, may iba't ibang gamit na sapatos. Meron pang basketball, may pang lifestyle, meron pang pandagat, di ba? At syempre, kapag nag-ride tayo ng motorcycle, gusto natin i-maximize yung safety. Kaya dapat meron din tayo tinatawag na riding shoes or riding boots. Kaya naman bumili ako dito sa TikTok shop dyan sa Yellow Basket ng riding boots. At ito ay from Dry Plus Ride. So nakilala ko itong Dry Plus Ride before dahil sa napakagandang quality na kanilang mabalaklava. Ayan, no? Ito yung mga tinatangkilik natin before. And ngayon, natuwa ako kasi meron din pala silang riding boots. Tingnan natin kung anong laman niya. So, ito na nga yung Dry Plus Ride na riding boots. Buksan natin. Ganda. Ganda na quality niya. Netizens, kitang-kita mo na agad right off the box. At ito na nga yung riding boots na sinasabi ko sa inyo, netizens. Kung bakit ko sinasabi na dapat iba yung ating sapatos kapag nag-rides tayo, pansinin ninyo yung mga elite riders, even yung mga naka-big bikes, o kahit hindi big bike ang motorsiklo mo, iba talaga yung may bibigay sa inyo na safety ng isang riding boots. At hindi lang yan, of course, yung comfort. Kapag nagpa-basketball tayo, dapat magaan, diba? For the riding boots naman, kung makikita ninyo yung kinaka-outsole niya, this is the combination of black and gum. Napakakapal ng outsole niya, netizens, oh. At pag tinignan nyo ilalim, grabe, sobrang ganda. Meron siya nakasulat na Dry Plus Ride. Ayan, oh. Dry Plus Ride. So, meron pa silang branding dito sa ilalim. Actually, yung mga small details na yan ay napaka-importante niyan. And kung makikita ninyo yung pattern dito sa ilalim, wavy siya, so mape-prevent niya tayo from slippery kapag ka medyo madulas or basa yung kalsada. At the same time, kapag ka nakita nyo siya sa personal, super durable nung rubber material na ginamit nila dito. So, may expect na natin na magagamit nyo to ng mahabang panahon. And syempre, rough yung mga dinadaanan natin, iba't ibang klase ng road conditions, pavements, may mabato, mayroong mga asfalto, kung gulong nga napupudpod sapatos pa kaya, napakaganda ng quality ng nilagay nila dito. And of course, for our toe box, may protection din tayo, napakatigas dito sa may toe box na itong protection. Kasi minsan hindi natin na nalalaman yung aksidente. Meron mga instances na yung iba ay nagugulungan din yung kanilang pinaka toe ng iba pang gulong, o kaya naman may nalalaglag, or kung malaglag man tayo sa motorsiklo natin, madaming pwedeng mangyari kapag nagmamotorsiklo tayo. Kaya napaka-importante na meron tayong protection dito sa may toe box. Ayan, no? For the quality naman ng kanyang laterals, itong side by side, isa sa pansin ko ay gawa siya sa leather material. So, mamamaximize natin yung comfort kapag suot-suot natin to, lalong-lalo na syempre kapag nagra-ride tayo, iba nga naging endurance pa, or even yung mga rides natin for fun lang ay siguradong bubuno ng mahabang biyahe, lalong-lalo na kung medyo traffic pa. Sinecure nila na dapat ay comfortable yung material na ginamit dito. And ayan, so makikita ninyo, mid-cut siya. Maganda din ito para tago yung ating ankle bone at hindi siya masyado exposed. Mas protected tayo kung ano man ang mangyari sa atin sa kalsada. Hindi natin masasabi, di ba, yung mga semplang. And of course, mayroon lang siyang right amount of cushion para syempre hindi naman masyadong mag-absorb kapag ka umuulan. Kasi pag masyadong makapal naman yung cushion na ginamit nila dito, kapag dumaan tayo sa mga baha or let's say tawid ilog, mag-aabsorb yun ng masyadong tubig. So, minake sure nila na quick drying yung magiging cushioning dito sa loob and support natin. So, pati pala dito sa loob ay meron din silang Dry Plus dito na logo. Ang ganda ng kanilang logo. Very premium. Pati pala yung quality ng Cinta Sedices, hindi rin ito yung super parang dumihin at saka masyadong nag-aabsorb ng tubig. Ayan, no? May pagka-plasticky yung parang surface niya, even yung leather niya dito. Sa sidewalls ay ganun din. Hindi siya yung basta-basta mag-aabsorb lang ng leather. Somehow, waterproof yung gamit nila na material dito. Tongue part, actually, ganun din. Baka yung iba sa inyo maghanap ng super kapal na cushioning sa mga ganito, pero yun nga, dapat hindi mag-hold ng tubig kapag ka inabot tayo ng ulan sa pagmamaneho. And of course, kitang-kita nyo naman yung mga protection niya din dito sa pinaka-outsole niya sa unahan at saka sa likuran, just in case man na lagi nating isasayad, let's say tumatakbo tapos mapapasayad agad ito sa lupa, yung stopping capability niya at saka yung pagiging durable niya is supported dito sa toe part at saka sa heel part. Napansin ko sa kanya, netizens, kung mapapansin nyo, super flexible niya. Ayan, no? Ito yung mga kinakailangan natin, lalo na kung tingkayad tayo sa motorsiklo, yung flexibility dito sa kanyang forefoot. Ayan, no? Super flexible niya, lalo na kapag ka medyo mataas yung motorsiklo na minamaneho natin, let's say tiptoe tayo, it's important na flexible yung forefoot. At isa rin sa napansin ko sa kanya, hindi lang forefoot ang flexible sa kanya, napakaganda rin ng kanyang torsion flexibility. Ayan, no? So, kahit na, let's say, hindi lang tayo nag-ride, may mga funny
activities pa tayo after the ride, sigurado magiging comfortable ka dito kasi parang kayang-kaya niya yung ginagawa talaga or design talaga siya sa mga activities na ginagawa ng isang rider na kagaya natin. Sa ventilations naman na recess, meron tayong mga konting mga dotted holes dito na maliliit sa kanyang forefoot para makahinga ng maayos yung ating paa at hindi mag-contain ng sobrang init, lalong-lalo na siyempre kapag sunny day. So meron pa rin siyang breathability dito sa may forefoot na part. At ayan ang na-design ng riding boots sa atin ng Dry Plus Ride. Ito ay personal na gagamitin ko kapag nagra-ride tayo ng motorsiklo. Kagaya na sinabi ko sa inyo, you have to invest sa proper gears at pwede kayo magsimula sa boots kasi yung mga sinabi ko sa inyo, specs and features ng isang sapatos sa pang-ride talaga ay hindi nyo matatagpuan sa mga regular na sneakers lang na pang-lifestyle. We need maximum protection and comfort kapag nagra-ride tayo. Iba yung pakiramdam at iba din of course yung aesthetic or forma kapag naka-proper gear ka or naka-riding boots ka. Talagang rider na rider starter pack ka talaga kapag ka naka-riding boots ka. Mas maganda tingnan at the same time, di lang siya puro aesthetic. Safe din siya kapag ka sinuot and super comfortable. Nabili ko lang to sa Yellow Basket. Talagay ko na lang dyan sa mananood sa akin dito sa TikTok para maku-order din kayo ng inyo. Ang bili ko pala dito ay 4,284 netizens. Isang beses lang naman kayo kailangan mag-invest or maglabas ng pera para sa riding boots dahil tatagal na to ng mahabang panahon. Makikita nyo naman yung material niya. Yung traction pa lang na kaya ibigay niya ito sa kalsada, talagang bawin-bawin na yung investment ninyo sa sapatos and this will last for years and years to come and I will update you of course kapag kanaipang ride na natin siya. Yun lang netizens, nagustuhan nyo bang Ride Plus Ride na riding boots? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang sapatos ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart and follow this page for more. Again, this is another episode of Sneaker Ned and this is Ned Adriano. See you in the next one.